tayo lang po itaraan na asahan ng ating pong sarili. Kung po tayo ay medyo sinasamad na magsalitsik ng kanyang salita. At ang mga karamihan pong mga Kristiyano, minsan ay napababayaan na ang kanilang spiritual na buhay. So thank you for this great opportunity na kahit papano, minsan pa ay muli may abot natin ang mensaheng ito para sa nangangailangan. Napakahalaga po ang ating mensahe dahil ito po ay in time. Ganun pa rin po ang itinagbabago dahil ito po ay isang aid o tulong sa ganito pong sitwasyon na napakarami po dapat alalahanin. Mayroon pong COVID-19, mayroon pong mga financial problem, mayroon pong mga pagsubok sa buhay na minsan din po natin may iwasan, nagdadala po sa atin ito ng takot sa ating buhay. Kaya po, i-quote ko lang ang sinabi ni Evangelist, sino ba yung ano? Naging sikat na Evangelist. Kalimutan ko. Sabi niya, tatlo pong bagay na parang tinatakutan ng tao. Ang number one, sabi niya, emptiness. Ang number two, sabi niya, yung guilt. At ang number three, sabi niya, ang death o ang kamatayan. Yun po ang ating pinaka-major na naging kalaban sa ating buhay. Pagdating po sa mga worried, pagdating po sa takot na naging banta sa ating buhay. But thank you. Dahil po ang ating mensahe sa umagang ito ay napaka in time para tayo po ay i-support kung paano po tayo maging matibay at maging malakas sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano. Ang ating pong topic ay nagsasabi, turning trials into triumph. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon at siguro bago tayo magsimula, tayo muna ay mag-pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you once again for this great privilege that we have na kami po muli ay makakarinig ng banal mong salita upang palakasin ang aming spiritual na buhay. Sa gitna po ng mga pagsubok, sa gitna ng kahirapan o kaguluhan, ang salita mo, Diyos, ang aming pangahawakan. Kaya hayaan mo na ang salita mo ngayon ay mangusap sa bawat isa na makarinig. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran namin dito sa Lord. And we thank you, Lord, na maging instrumento po ako para ipahayag ang mga mensahe mo para sila ipatatagin sa kanila pong pananampalataya sa pagharap sa mga trials. Kaya inihingi ko ang knowledge, wisdom na galing sa iyo para ipuspos sa lingkod mo para habang kami ay nagbubulay-bulay nito, ay magkaroon po kami ng fresh revelation galing sa iyo. Sa iyo, Diyos, ang papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong reading text makita po sa James, ito po ay siguro familiar na sa inyo dahil napakarami na pong mga mensahe ang ating pong narinig patungkol po rito. Sa James chapter 1, verses 1-8. Dito po sa saling Tagalog. Sabi dito si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, aariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Na nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong
pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sabi rito sa may verse 5, ngunit kung nagkukulang ang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos at nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa mga pagsubok sa buhay na turning trials into triumph. Alam niyo po, naalala ko yung isang kwento ng mag-asawang pastor na sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon ng may katapatan. Pero dumating po sa kanilang mga buhay ng kanila pong kaiisang anak ay namatay. Nung namatay po ang kanilang anak, ay nagkaroon po sila ng katanungan sa kanila pong sarili na nagsasabi, bakit Panginoong Diyos na binigyan mo kami ng kaiisang anak at kinuha mo? Alam niyo po, hindi naman sila gaanong nag-react pero nagkaroon po sila ng kaunting tampo. At ang church po na kanilang inahandle ay iniwan po nila sandali. Nang maybe 2 years. At after that, parang na-realize nila na sino ba sila? Nakikwestiyonin yung pagka-sovereign ng Lord, kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. At alam niyo po, sila ay bumalik sa ministry. At after that, napakarami pong kaluluwa ang na-save. Alam niyo po, ang kanilang katanungan noong una ay sinagot ng ating Panginoon. Nasabing ganon, anak, bakit kinuha ko ang kaisan yung anak? Dahil magiging hadlang siya sa ministry. Pero ang katumbas niyan, sabi niya, dahil kinuha ko, napakaraming kaluluwa ang naligtas. Minsan kapag hindi po natin naintindihan ang kaparaanan ng Panginoon, bakit tayo ay sinubok, minsan nagkakaroon po tayo ng tampo sa buhay. Pero si James po, ang kanya pong minsan, magbibigay po tayo ng kaunting pangungusap, party po doon sa kay James. Siya po ay sumulat sa mga 12 tribes ng Israel nangalat, sabi dito, nag-scattered throughout the world. Dahil maybe sa persecution, kaya sila po ay siyempre tumakbo. Sila po ay umalis sa isang lugar na kung saan ay sila ay pinipersecute. At after that, si James po ay sumulat sa kanila to encourage them to their faith during the difficult times we are experiencing. Sa atin, nagpapasalamat po tayo hindi through sa letter para kayo ay maabot, kundi sa pamagitan po ng social media, sa ating pong technology, every moment, every time na nangangailangan po tayo ng support sa pamagitan po ng mga counseling ng ating pastor, ay pwede po natin silang tawagan, pwede po natin silang maabot. Unlike sa panahon po ni James, na sa pamagitan po ng sulat ay ilang araw yun. Ilang weeks yun bago nila ma-receive ang word of encouragement ng isang apostle, ng isang pastor, bago nila mabasa yun, tapos na ang kanilang mga problema o nagkakaroon na po sila ng kung anumang mga resulta sa kanila pong mga buhay. Una po dito, kilalanin po natin ang tatlong reality na ang trials po ay naging kabahagi na ng buhay natin. Kahit na, sabi ko nga, kahit na ikaw na ang pinakamalapit sa Diyos, ikaw na ang pinakamatured, ikaw na ang pinakamalakas sa ating Panginoon, hindi pa rin po mawawala, naging kabahagi mo pa rin ang pagsubok sa buhay. At ang number 2 po, hindi mo ito pwedeng iwasan.
Di mo po ito pwedeng iwasan dahil po ang pagsubok sa buhay, napaka-importante po sa ating buhay para tayo ay palakasin. Mayroon pong mga plano ang ating Panginoon. Kaya ito po ay nagiging pinaka-plano niya na bigyan po tayo ng pagsubok sa buhay. Mamaya makikita po natin yon na ano ba ang pinaka-purpose ng mga trial sa buhay. At number three, you can run but you cannot escape. Pwede po natin takbuhan ang mga pagsubok at hirap at kaguluhan sa buhay, pero hindi mo po ito mataguan. Amen? Kaya po, para sa atin, ito pong mensahe ni James, alam niya na dumarating sa mga Kristiyano na mayroon talaga pong iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya kung hindi ko na po kayo tatanungin, alam ko po na bawat isa sa atin ay mayroon pong pagsubok. Kaya dito po, the most of us don't enjoy them. Tama naman. Sino ba ang natutuwa, sino ba ang masaya kapag may pagsubok, kapag may kaguluhan, kapag may mga hirap na dinadanas? Mayroon ba sa ating natutuwa? Wala. Ayaw na ayaw po natin ito. Kung maari lang po na hindi dumaan sa ating daan o landas, o pwede lang po natin mataguan, maiwasan, iiwasan po natin to. Pero hindi. Dahil ang pagsubok ay nakadesinyo na sa buhay natin at naging kabahagi na ng ating buhay. Pero ito po, ito ay nagtuturo sa atin how to come through them in a way that please God. Ito pa ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo na maging karapat-dapat sa ating Panginoon sa gitna ng ganong pagsubok sa buhay, kung paano po tayo mag-response. Na hindi po natin masasaktan, hindi po natin masuway, at hindi po natin mabigyan ng kahihiyan ang ating Panginoon. Sabi nga rito, we cannot really know the deep of our character until we see how we react under pressure. Tama po. Alam nyo po, nangyayari yan na napakarami pong mabait na mga artista ngayon. Pero nung dumating ang mga pagsubok po sa buhay nila, ay nakilala mo ang tunay na pagkatao dahil po doon sa pressure. Alam nyo, kung tutuusin, kahit na sa atin, kung hindi po tayo madaan sa mga misunderstanding, hindi po makita ang ating tunay na pagkatao. Naalala ko tuloy yung isang nagiging nanay na namin. Sabi niya lagi sa akin, nung kapanahonan na yon ay ako ay hindi pa pastor. Sabi niya, huwag ka nang mag-asawa. Yan lagi, every time na magkita kami, yun lagi ang payo. Sabi niya, bakit? Na masasabi ko yan, dahil kapag pumatok ang gutom sa pinto, lulundag ang pag-ibig. Malalim na hugot to. Tama naman. Kapag ayos ang lahat, kapag ikaw ay walang mga pressure sa buhay, napakabait natin. Napakabait mong asawa kapag lahat ay okay. Pero kapag dumaan na sa isang pagsubok na minumold na tayo sa bawat isa, na walang bigas, walang pira, walang kung ano-ano man, doon mo na makikita ang tunay na pagkatao natin. Kaya dito po sinasabi, hindi po natin ito ma-realize kung ano po kalalim ang ating pong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon kung hindi po tayo dito padaanin. Kaya sinasabi ko lagi, quality reveal in character. Kung sino po tayo, pag dumating sa pagsubok, makikilatis po kung anong taong mayroon ka.
Dito sinasabi dito, by these trials, God, sabi dito, God wants to make us matured and complete. Tama po naman. Ito po ang tunay na layunin ng ating Panginoon na gusto po ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsubok sa buhay, sa pamagitan po ng kaguluhan, anong pamangpong mga pagtitiis, paghihirap sa buhay, ang pinakaplano po ng Panginoon ay gagawin po tayong matured at kumpletong Kristiyano. Sabi nga dito, ang Lord po, hindi niya iniiwas sa atin ang hirap. Tandaan po natin, He did not keep us from all our pain. Hindi niya po tayo iniingatan doon. Pero sabi ng ating Panginoon, if any man has desire to come after me, let him give up all and take up his cross every day and come after me. Kapag gusto po natin na maglingkod sa ating Panginoon, ay kailangan mo po na papasanin mo ang cross. Yung hirap being a disciple of Jesus, every day, sabi niya, sumunod sa ating Panginoon. Doon pa man, ang lahat po, dito sa Luke sa chapter 9, verse 23. Diyan po natin makikita, dahil sinabi niya sa mga lingkod niya, kung gusto niyo po sumunod sa akin, deny yourself, carry your cross, and follow after me. Wala pong Kristiyano na hindi po dumaan. Kung ayaw mo po masaktan sa paglilingkod, eh wala na pong dahilan, ikaw ay sumunod sa Panginoon. Pwede ka na mag-quit. Kaya po dito may mga practical na pagkaganda po ang ating pag-uusapan ngayon. James give practical advice on how Christians should respond. Sabi ko nga, makikita po natin ang tunay po nating pagkatao sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay, kung paano po tayo magre-response o sasagot sa mga ganitong sitwasyon. Alam ko na napakarami pong mga dinaanan natin ngayon. Hanggang ngayon, nagkaroon po tayo ng struggle dahil sa COVID-19. But hindi po maglalast yan. Hindi tatagal. After that, sabi ko nga, behind the trials, there is a blessing. Dito, sabi po natin dito, throughout the Bible, there are people who turn defeat into victory. Makikita natin sa Old Testament pa lang kung paano po nakipaglaban ang mga lingkod ng ating Panginoon para magtagumpay. Sabi nga rito, trials into triumph, instead of being victims, they become victors. Kung ikaw ay bibigyan ng lemon sa iyong kamay, pwede mo siyang gagawing lemonade. Naalala ko yung sinabi ng, bago tayo pupunta sa ating pinaka-pointers, naalala ko yung sinabi ng aking kaibigang pastor. Sabi niya, Brad, ang mga Kristiyano ay mahambing natin sa dalawang bagay. Ang number one, sabi niya, may mga Kristiyano na parang ubas. Bakit? Kapag ang ubas ay pinisa mo, magpro-produce po siya ng masarap na juice. Pero yung isang Kristiyano, sabi niya parang julin. Kapag pinisa mo ang julin at piniga mo, susugatan ka niya. Marami pong Kristiyano na ganun. Habang pinipressure, tumatamis ang buhay. Pero depende po sa respond. Dahil may mga Kristiyano kapag may pagsubok, magkikwit na, aangal na, magmumurmur na. Naalala po natin yung mga taga-Israel nung sila'y sinubukan sa wilderness. Kaya sabi ko nga, ang laging nagmumurmur, yun ang unang pinapatay ni Lord eh. Hindi ba yung mga murmuring na laging angal ng angal sa Lord, yun ang unang kinuha ng Panginoon. Kaya sa mga pagsubok,
tayo po ay ma-learn na mag-trust sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, ano ba tayo? Julin ba o grapes? Sana grapes po tayo. Dito sabi po ni James, this as that can have the same experience today. Yung naranasan nila noon ay hindi po nagbabago yan. Kung ano ang naranasan ng mga tunay na Kristiyano noon, ganun din po ang ating karanasan ngayon. Kaya lang, mayroon po tayong ditong susi. The key to turning trials into triumph is to obey the four imperatives. May apat pong mahalagang bagay dito na pwede po nating, ito ang ating pag-uusapan. Introduction pa lang ang ating natapos. Dito to sa may verse, number one point. Verse 2. Sabi rito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Sa iba pong translation, ay ganito ang sinasabi. Count it all joy, my brothers, when you encounter various trials. Ang una po nating kunin ay ito pong salitang count it all joy. Sabi nga rito, ariin ninyong buong kagalakan kung tayo po ay makaranas ng iba't ibang pagsubok. Sino rito na kapag may pagsubok sa buhay at hirap, siya ay tuwang-tuwa? Halos nga hindi tayo makangiti, halos nga hindi tayo mabati kapag dumating ang hirap sa buhay. Pagdating ng mga pagtitiis, halos po tayo ay lugmok na lugmok. Bakit sinabi po ni James na haring buong kagalakan kapag tayo ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay? Malalaman po natin yan mamaya. Diba? Bakit? Ito po ang dahilan. Kasi po, kapag ikaw ay may pagsubok sa buhay, ikaw ay gawing ni Lord na matatag at malakas. Depende po sa perspective natin sa pananaw. Kung ano po ang pagsubok sa buhay mo, kung ano po yung inyong interpretation mo nito. Kaya dito sabi niya, harinin yung ganap na kagalakan kung kayo ay dumaan sa iba't ibang mga pagsubok. Notice that James assumed that we will experience trials. Alam po ni James yon. Alam po ng ating Panginoon. It doesn't say if you win. Sabi niya, hindi niya sinabi dito if. But sinabi niya win. Kasi pag sinabi mong if, conditional. But win kapag. Assuming na ang pagsubok sa buhay ay nariyan na. Dadaanin natin, daranasin natin sa buhay. Kaya hindi niya po sinabi na if, but when trials comes. Kaya dito sabi niya, this is because Christians must expect trials. Talagang ano, sa gusto mo at hindi, ganun talaga ang buhay. Lalaban ka at hindi, talagang lalaban ka. Kaya dito makikita po natin dito, na ang ating pong Panginoon sa John chapter 16 verse 33, sabi rito sa Tagalog, narito ang oras ng dumating na kayo'y mangalat o mag-scattered. Bawat isa sa isa't isa sa kanyang sarili at aking iiwan at ako'y iiwan ninyong mag-isa. At gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Nung pagharap po ni Jesus doon sa judgment, nasa, para siya
ay patayin sa pamagitan po doon sa cross. Sabi na kaagad ng ating Panginoon sa kanya pong mga disciple, sabi niya, kayo'y iiwan niyo ako. Alam po na ang ating Panginoon na iiwan siya, tatakbo ito, na hindi po sila magpakamatay sa ating Panginoon. Alam po ng ating Panginoon na iiwan siya ng mga kanyang disciple. Pero sabi ng ating Panginoon, kahit iiwan niyo ako, ako'y hindi nag-iisa dahil kasama ko ang Diyos. Alam niyo sa buhay ba natin, hindi ba natin minsan naranasan na sa mga pagsubok, iniiwan kang mag-isa? Kapag sa saya, kapag sa anong ligaya, napakarami mong mga kakilala, kabarkada. Pero kapag ikaw ay nagtitiis at nag-iisa, bahala ka na. Dito po makikita na natin na yung kapanahon pa lang ng ating Panginoon together with His disciple, nagkaroon po ng ganitong sitwasyon na iniwan siyang mag-isa. Wala siyang karamay. Alam niyo, napaka-importante po ang moral support. Amen? Sa mga pagsubok, kung mayroon pong taong nakaakbay sa iyo, napakaganda po ang feeling. May mga nag-cheer sa iyo, kahit na ikaw ay hinang-hina na, nagpapalakas. Pero ganun ang buhay. Tanggapin natin at hindi. Minsan nangyayari yon na iniiwan kang mag-isa sa iri. Sabi nga ni Paul dito sa Acts chapter 14 verse 22, sabi dito na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ito po sa second sentence na. At inaaralan na magsisipa natili sa pananampalataya at sa mga pamagitan ng mga maraming kapighatian ay kinakailangang magsipasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig po ni Paul sabihin dito? Pinalalakas niya ang mga alagad. Dahil alam niya may mga kapag pagtitiis. Alam niya na may mga kahirapan na dadaanan ang bawat isang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Pero kailangan po natin itong pagtiisan dahil ito po ay isang way na sabi dito, kinakailangang magsipasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, kambal na ito ng buhay natin kung gusto mo makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Ito na, ang ating sinasabi, count it all joy. Hindi po tayo magpakunwari na tayo'y masaya kapag may mga problema sa buhay. Ayaw na ayaw po natin yan. Pero ito po ang sinasabi ko, the point is not to pretend to be happy when we face trials, but to have a positive outlook. Depende po sa pananaw mo eh. Pwede mo naman palitan ang pangit sa napakaganda eh. Di ba? Yung mga buhay nangyayari turn into beautiful things. Sabi nga nila, may isa kang itong totoong nangyari, may isa pong anak ng pastor, o mismo yata pastor eh. Nakapag-asawa siya ng ano? Ano ba yon sa Tagalog? Bingot ba yon? Ano? Yung ano? Oo. Sabi niya, pastor, napakagwapo mo. Bakit nakapag-asawa ka ng ganun? Alam niyo po ang kanyang sagot? Kasi sabi niya, every time na makita ako siya, parang rusas na bulaklak. Oo. Sabi niya sa paningin ng iba, kapangitan, pero sa paningin ko, kagandahan. Depende nga yun eh, sa paningin mo eh. Kaya sabi dito, kaya sabi ni James, na aring ganap na maging masaya, bakit? Kasi positibo ang kanyang pananaw. Consider it all joy
because it what trials come produces in our lives. Kasi kung ano po ang idudulot niya para ito po sa kagandahan natin eh, sa ikabubuti natin. Bakit? Sabi nga ni James, sabi dito, James tells us to turn our hardship in time of learning. Trials can teach us to persevere o pagtsatsaga instead that I'm doing something. Sabi dito, despite of difficulty to achieve success. Ito po ang tumutulak sa atin na ma-learn po tayo maging overcomer. Maging matatag na Kristiyano, maging matiyaga na Kristiyano na sa gitna po ng kahirapan ng paglilingkod natin ay ma-achieve po natin ang success, ang tagumpay. Yan po ang isa bakit tayo ay, hindi naman tayo nagpipretend, nagpapakunwari, na kunwari ay masaya ka, kundi yung ating pong paningin ay positibo dahil may gagawin ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, para pagtagumpayan ito, para magiging kumpletong Kristiyano po tayo. Sabi na nga ni Jesus sa Matthew sa chapter 5, verse 11 to 12. Pero ang ating ipopwents po rito, sinabi sa 12, blessed are you when men shall persecute you. Rejoice and exceeding glad. Bakit? Ito po ang thought ni James. Ito pong pag-iisip ni James. Nasabi ng Panginoon, mapalad kung kayo ay inaapi, inuusig. Rejoice and exceeding glad. Ganun po ang ating pananaw na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, hirap at pagtitiis, problema sa buhay, ang ating pong tingin para po ito sa ating benepisyo. Ito po, sa second sentence kung ating pong matandaan, dito po sa sinasabi, when you encounter various trials. Na-notice po natin ang word, no? Na dito na sinasabi, iba't ibang pagsubok. Ano bang ibig sabihin itong iba't iba? Sabi dito, different from one another, different trials, o kinds or sorts. Anong uri? Iba't ibang uri ng pagsubok. Iba't ibang laki ng pagsubok, iba't ibang klase ng pagsubok ang dumaraan. Iba't iba tayong experience. Maybe tayo ay nagdaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Iba't ibang klase. Pero iisa lang po ang ang ating pong punto na ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Iba-iba po yung ating eksperyensya, iba-iba po yung ating naranasan. Ito po sinasabi na various. Kung sa mga damit, nakakita kayo ng damit na sinasabi nilang polka dot. Oh, ito po yung exact bali illustration natin. Yung may kulay na bilog-bilog, na iba't iba ang hugis, may maliit, may malaki, kulay puti, kulay itim. Yung pong tinutumbok na iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang uri ng mga pagtitiis, iba't ibang uri ng problema, like sickness, like disappointment, like death, broken relationship, financial problem, ano-ano mang klaseng uri ng mga pagsubok sa buhay, yun po ang tinutukoy rito ng iba't ibang pagsubok. Number two. Ay, salamat, number 2 na po tayo. Napakahirap kung hindi po preparado, napakahaba ang mensahe. Verse 3. Verse 3 na po tayo. Okay. Verse 3, sabi dito, knowing that the testing of your faith produces patience or endurance. Sabi dito sa my verse 3, nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.
Yun po ang ating pong pinaka-attitude na sa gitna ng pagsubok ay matuto po tayong magtiis. Magpapakumbaba, magtiis, mainahon. Dahil alam po natin, ito ang kanya pong bubungahin, naging bunga. Naging sa ating pong mga pagsubok sa buhay, kapag tayo ay sinusubukan sa ating pananampalataya, ito ay nagbubunga ng pasensya, ng pagtitiis sa ating buhay. Sabi rito, isipin po natin ito, ano? Trials test our faith. Faith tested can bring out the best in us. Pinakamabuti. Just as fire purifies gold. Diba sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7? The proof of your faith, which is more precious than gold, that perishes even through it to test by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus. Ano ang ibig sabihin dito? Kung ang gold nga ay sinusubukan, mas mahalaga ang ating pananampalataya. To give glory, to give honor, to give praise to the Lord. Yan po, dito po natin makilala kung paano po natin ito i-handle. Sa time ba ng mga pagsubok sa buhay, kapighatian sa buhay, problema sa buhay, kaya ba natin na mapuri ang Panginoon, na mabigyan ng honor, na mabigyan po natin ng glory ang Lord? Alam nyo, napaka sad to say, kapag may pagsubok tayo, minsan nagkakasala tayo. Why? Instead na tayo po maging mainahon, mapagtiis, tayo po ay nagre-rebuild sa Panginoon. Napakarami po nating kini-question sa Lord. Ako, nangyari sa buhay ko yan. Bakit ako narito? Bakit nangyari sa buhay ko? Ito na ba ang ano, mga consequences? Napakaraming bagay. Pero pala, tinuturuan tayo ni Lord na mag-submit, magtitiis, magtiis, magpasakop sa kanyang kalooban. Just as training makes the athlete strong. Yung mga athlete, yung mga ano-ano mang lalong-lalo na doon sa athletic, part po ng buhay nila yung training. Ganun din po sa atin. Ang trials ay training po yan sa ating spiritual na buhay. Sabi dito specifically, sa particular po, faith tested produces patience o pagtitiis. Alam nyo, sa ating buhay po dito na, having this understanding about what trials can accomplish, enable us to have joyful attitude towards said or such trials. Yun po ang naging dahilan na kapag tayo po ay mga pagsubok sa buhay, tayo po ay tuwang-tuwa sa puso't damdamin dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagtitiis, magbibigay po sa atin ng kalakasan, magbibigay po sa atin na maging buong buo tayong tunay na Kristiyano. Dito na po tayo sa may pang tatlo. Isa na lang, ano? Verse 4. Sabi dito, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Dito po sa Tagalog, sabi rito, sa may verse 4, at iyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yan po ang dahilan na bakit sa mga pagsubok kung tayo ay nagtitiis, gusto po ng ating Panginoon ay gagawin pong tayong finished product. Ano po ba yun? Kumplito. Wala pong kapintasan, wala pong kakulangan, tunay na matured
hindi po babes, hindi po carnal, hindi po childish, kundi maging tunay na Kristiyano. Sasabihin natin, pas ano bang ibig sabihin? The word perfect, that means sinless. Kapag sinabi mo kasing perfecto, hindi na nagkasala. But completeness, wholeness, maturity. Ito po sa Latin word, perfectus or complete. Alam mo, nyo na kita po natin dito sa Hebrews chapter 5, verse 14. Sabi dito, but solid food is for matured people whose mind are trained by practice to distinguish good from evil. Kapag isang tao po matured, alam niya ng kanyang ginagawa. The way we speak, our character, attitude. Alam mo na, madidiscern mo kung ang ginagawa mo ay kalooban ng Lord o hindi. O yan ba'y mali? Yan ba'y tama? Pero kung ikaw ay hindi pa matured, hindi mo po minsan alam ang iyong ginagawa. Hindi pa sapat ang iyong kaalaman, hindi pa sapat ang iyong discernment kung paano mo ma-distinguish ang mabuti sa masama. Yan ang tinutukoy po rito. At sa last po nating pointers, makita po natin sa may verse 5. Dito sabi po rito sa SIB na translation, pero sabi dito, if any man of you need wisdom, ask God for it. He is really ready to give to everyone, and he never says that it is wrong to ask. God will give you that wisdom. Sabi dito, if you lack wisdom, ask for it from God. You know, this is sabi po ng iba, this is a general wisdom. May nagsasabi po natin, this is a specific wisdom. Apply it into trials. Pero titingnan po natin. Alam nyo, si Solomon, nung siya ay umupo bilang hari, wala po siyang karanasan. Napakabata pa niya. Wala po siyang experience, sapat upang pangunahan ang kaharian ng ating Panginoon. But minsan, pinapili siya ni Lord kung ano ang gusto niya. Pira ba o wisdom? Sabi ni Solomon, wisdom. At ang Panginoon ay nalugod sa kanya. Why? Hindi siya mukhang pira. Alam, that's the exactly need. Yan ang tunay niyang kailangan eh. Hindi pira kundi wisdom. Kasi nung sa kapanahunan na yon sa 1 Kings chapter 3, verse 7 to 12, alam niya kasi na wala siyang alam sa pamumuno. Pero mayroon po siyang napakaraming pira. Kulang lang po sa kalaman dahil napakabata pa ni King Solomon. In the midst of trials, we need wisdom. Kailangan po natin yan. Kaya ito po, bibigyan ko po kayo ng klarong idea what exactly the wisdom is. Ito po, we should be careful to distinguish wisdom from knowledge. Una, sabi dito, knowledge involved information of facts. Sabi rito, ang kaalaman ay kabilang sa kaalaman at katotohanan. But wisdom is ability to properly use this facts or information. In other words, ang galing mo at wastong pagsasagawa ng katotohanan sa buhay. Napakahirap. Na kapag ikaw ay may mga pagsubok, hindi mo alam ano ang tunay na solusyon. Kapag wala pong wisdom galing sa Lord, maari mali ang iyong gagawin na application. Kaya sabi dito, wisdom is ability to properly use those facts in the most easy way to result perfect application. Halimbawa, may mga bagay na dapat mo desisyonan, napakahirap.
as long that the Lord give you wisdom. Naalala nyo yung isang ari na may dalawang nanay na pumunta doon ay pinag-aagawan yung isang anak. Sabi ng isang anak, sabi niya, mahal na hari, sa akin yan. Eh, sabi ng isang nanay, hindi. Sabi niya, nung kami ay sabay ng anak, yung kanyang anak na patay, pinalitan niya. Ah, sabi ng hari, kunin niyo ang bata. Sabi niya, biyakin natin yan. Kalahati sa'yo, kalahati sa'yo. Sabi ng tunay na anak, hindi mahal na hari, ibigay mo yan sa kanya. Sabi ng hari, ibigay mo yan sa babaeng ayaw niya ipabiyak. Yan ang tunay na nanay. Kaya sa mga decision making, napakahirap. Kaya minsan nagkawindang-windang tayo, lalong-lalo na sa mag-asawa. Nagkaroon muna tayo ng administrasyon at oposisyon kung sinong tama't mali. Sasabihin ng asawa, ako ang tama. Sasabihin ng asawang lalaki, ako ang tama. Lahat sila tama. Wala nang mali. Kaya dito po makikita natin, James talk about wisdom is talking not only knowledge but also ability to make wise decision. Iyan po ang wisdom. In the difficult time, anumang pong kalagayan, kailangan po natin ang wisdom ng Panginoon. Wisdom from God guides our decision. Wisdom means practical. Discernment, sabi dito, it's begin with respect for God. Ang tunay pong wisdom ay galing sa Diyos. Sabi nga ng isang Proverbs chapter 1, hindi ako nagkakamali, verse 7 or 9, fear of the Lord is the beginning of wisdom and depart from evil, that is understanding. Yan po ang tunay pong kaalaman galing sa Diyos. Sabi nga rito, which leads to correct living and result in increased ability tell the right. And sabi niya, tell right from wrong. Dito na po tayo sa pinaka-conclusion. Alam niyo mga kapatid, alam po natin na sa ating panahon ngayon, napakarami pong dapat desisyonan, napakarami pong dapat harapin ng mga pagsubok sa buhay, hirap. Kailangan ng pagtitiis, kailangan ng wisdom galing sa Panginoon at kailangan po natin ang tunay na guidance ng ating Panginoon. Sabi nga rito, we will all face, sabi niya, seasons of suffering. Lahat po tayo sa kapanahunan ngayon ay humaharap sa mga paghihirap. What is your response to suffering? Sabi rito, it reveals some things about our heart. Ito po makikita po natin kung paano po tayo magre-response. Ano po nilalaman ng ating puso? We really trust the Lord, His goodness, our faith is strong to enough endure suffering. Kayang-kaya ba natin paglabanan ito? Makakatayo ba ang ating pananampalataya? If you are suffering now in the season of this COVID-19, kaya ba natin tumayo at purihin ang Panginoon? Sabi nga rito, alam nyo, sa buhay natin, napakahirap po kung wala ang Panginoon sa puso't buhay natin. Kaya purihin po ang Diyos na sa ganitong sitwasyon, kaya po natin magalak, kaya po natin magtiis dahil ito ay magbubunga ng ating kalakasan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Remember that when we ask faith to the Lord, He is faithful to answer. Amen? Alam nyo, God's timing is a perfect. During our times of suffering, the most important thing to do is to keep our faith and trust in Him. Yan na po ang aking mahabilin sa inyo. After these trials, your faith become strong. Purihin po ang ating Panginoon sa kanya pong mensahe. Na bagamat dumaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay, tinulungan niya tayong magtiis para po magiging isang tunay at manhood in Christ. Tunay na matured sa ating
Panginoon. Puri ng Diyos, tayo po'y sandali mag-closing prayer. Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na galing po sa Book of James. Nang pagsubok sa buhay ay napakarami, bahagi na ng buhay namin. Hindi po namin ito maiwasan, hindi po namin ito matakbuhan. But Lord, we thank you that we have joy, that the joy that even the world cannot give. Kundi ito pong kagalakan sa aming puso. Dahil po ang aming pananaw po rito ay may maganda kang layunin. Kaya tulungan mo kami to submit ourselves before you, Lord. In time of this crisis, o crisis in time of this suffering, time of this COVID-19, Lord, maging kalmada po kami dahil alam po namin hindi mo kami iiwan, pababayaan. Kasama ka po namin. Ang aming pong mga defeat, ang aming pong mga takot sa buhay, gawin mo po itong maging victorious. Purihin ka, luwalhatiin ka. Nawa ang mga mensaheng ito ay makaabot po sa mga taong nauukulan, nangangailangan ng comfort sa kanilang mga puso't buhay. Pinupuri ka namin, itago mo ito sa aming puso na hindi po lumabas lamang na wala pong kapangyarihan upang gumawa sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa banal mong salita. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.